Uy, kamusta? Ito na naman ako. Van Jomerano, panlasangpinoy.com. Alam ko karamihan sa atin dito mahilig kumain ng chicken. Diba? Iba't ibang mga lutong chicken, paborito natin yan. At meron tayong mga syempre, may paborito tayo pero may super paborito tayo. Diba? Isa sa mga paborito ko ay mga fried chicken, ganyan. Pero mas masarap para sa akin yung manok na may konting sauce o yung tinatawag natin na stewed na chicken. So ngayong araw na to, ang gagawin ko yung isang stewed chicken na inspired ng lutong Kapampangan. At ang tawag dito ay asadong manok. Ready na ba kayo? O sandali lang, ito muna yung mga ingredients na gagamitin natin. Chicken o manok, nahiwa na natin ito into serving pieces. Kailangan din natin ng kamatis. Itong kamatis naman ay tinanggal ko na yung buto at chinap ko. Atay ng manok, hiniwa na natin ito ng maliliit na peraso. Ito naman yung red bell pepper. Kailangan din natin ng pinatuyong dahon ng laurel, ng tomato paste, ng sibuyas, kahit anong kulay ng sibuyas pwedeng gamitin, at ng bawang. Ito naman yung lemon, pwede tayong gumamit ng kalamansi, ng soy sauce, suka, at kailangan din natin gumamit ng onion powder, at ng garlic powder. Patatas, kailangan din natin ng tubig, mantika, asin, at ng paminta. At ito yung kumpletong lista ng mga ingredients na yan, nilista ko na dito. Para nang sa ganun, makuha nyo yung screenshot. Pag mamamalengke kayo, i-capture nyo yung screenshot. Pero may kodigo na, di ba? O nga, hindi na rin ako makapaghintay. Kaya tara na, umpisa na natin ang pagluluto. Pagsasamahin lang natin yung manok at yung toyo. Ibusan natin yung toyo dito sa bowl. At ilagay na rin natin yung suka. Ang gamit ko dito ay sukang puti, pwede kayong gumamit ng cane vinegar. Bukod dito sa mga ingredients na hinalo natin sa manok, maglalagay din tayo ng onion powder at ng garlic powder. Ito yung magiging marinade ingredients natin. Ang kailangan natin gawin dito ay paghalu-haluin lang natin lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl. At pagkatapos niyan, ibababad lang natin yung manok. Ang minimum na pagbabad, 3 oras. Pero I suggest na overnight para mas maging malasa yung manok dahil manunuot yung marinade dito. At kung ibababad natin ito ng matagal, takpan natin itong bowl at i-refrigerate natin para maiwasan natin yung contamination. At once na nababad na yung manok, ready na tayo para magluto. Pagpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. At once na uminit na yung mantika, ang una nating gagawin ay ipiprito muna natin o ipapan-fry muna natin yung patatas. Itong patatas ay hiniwa ko lang into cubes. At optional ingredient lang ito ha. So pwede pa rin tayong magluto ng asadong manok nang walang patatas. At ipiprito ko lang ito hanggang sa mag-brown na yung mga sides. Ang ginagawa ko, piniprito ko ng 1 minuto yung isang side. At pagkatapos yan, ibabaliktad lang natin yung patatas. At itutuloy lang natin yung same step hanggang sa mag-brown na lahat ng sides. At once na ready na itong patatas, tatanggalin lang natin dito sa ating lutuan at ililipat lang natin sa isang bowl. Itabi muna natin ito. At bago nating formal na iluto itong ating asadong manok, hindi pa nagtatapos ang ating preparation dito. Kailangan pa nating i-pan-fry yung manok. Kaya pagkatanggal na pagkatanggal ng patatas, yung manok naman yung ipiprito natin. Ilagay na natin yung manok na naibabad natin. Mas maganda nga kapag overnight yung pagbabad para talagang malasang-malasa na to. At ang ginagawa ko ay piniprito ko yung isang side ng manok ng 3 minuto. Makalipas ang 3 minuto, ibabaliktad ko lang ito. At ganoon din yung gagawin natin. Eh. Pagkabaliktad ng manok, ipiprito naman natin yung kabilang side ng 3 minuto rin. Hindi natin kailangan maluto itong manok ng tuluyan, yung outer part lang.
Kaya okay lang kung medyo may makikita pa kayong dugo dito sa manok. Natural lang yan. Makalipas ang 3 minuto ng pagprito, tatanggalin na natin yung manok isa-isa dito sa pan at ilalagay lang natin sa plato. I-set aside muna natin ito. At ready na tayo para formal na iluto itong ating asadong manok. Gamit yung natirang mantika, ilagay na natin yung sibuyas. At igisa lang natin ito ng 20 seconds. Walang kaso kahit anong kulay ng sibuyas ang gamitin natin. Ang gamit ko dito ay dilaw na sibuyas. At chinap ko lang ito. At mas maganda na iprito natin ito dun sa pinagprituhan ng manok dahil malasang malasa pa ito. Ilalagay ko na din dito yung dinikdik na bawang. Mas maraming bawang, mas maganda. Ituloy lang natin ang pag-isa ng mga 10 hanggang 15 segundo. At ihanda na natin yung kamatis. Ilagay na rin natin yung kamatis dito sa pan. Ito'y hinug na kamatis, tinanggal ko lang yung buto at pagkatapos ay chinap ko lang. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung kamatis at yung sibuyas. At pag sinabi kong lumambot, talagang malambot na malambot dapat. At yan, ready na to. Ang susunod kong gagawin ay iluluto ko ng atay ng manok. Itutula ko lang tong ginisa na natin na bawang, sibuyas at kamatis sa gilid para magkaroon tayo ng space. Ilagay na natin yung atay. At ang ginawa ko dito sa atay ng manok ay chinap ko muna to. Mas maganda kung machop natin itong maliliit na piraso. Lutuin lang muna natin hanggang sa mag-light brown na. Mapapansin ninyo, unti-unting naghihiwalay sa isa't isa itong atay ng manok dahil nga na-chop na natin habang naluluto to. Ituloy lang natin ang pag-isa sa lahat ng mga ingredients na nandito ng 1 minuto pa. At ilalagay na natin yung natirang marinade. Ito yung suka, toyo at ibang mga ingredients na ginamit natin sa pagbabad ng manok. Maglalagay din tayo ng tubig. Kung gusto ninyong mas malasa, pwede kayong gumamit ng chicken broth. Or pwede rin kayong magdagdag ng 1 perasong chicken cube. Haluin lang natin to. At pabayaan lang natin na kumulo. Takpan lang natin itong lutuan para mas mabilis na kumulo. Maglalagay lang tayo ng bell pepper. Ang gamit ko ay pulang bell pepper. Chinap ko lang. At para mas mabango itong ating niluluto, naglalagay ako ng pinatuyong dahon ng laurel. Haluin ko lang ito at pagkatapos ay tatakpan ko lang itong ating lutuan. Lutuin lang natin ito ng 15 minutes sa mahinang apoy. At kung sa tingin ninyo na medyo natutuyo na yung liquid, pwede kayong magdagdag ng tubig. Ngayon ay ready na to. Tatanggalin lang natin yung pinatuyong dahon ng laurel. Na-extract na natin yung aroma at yung lasa dito. So okay na to. At ang susunod kong gagawin ay isang optional step. Gagamit ako ng immersion blender para mas smoothie na yung sauce. Mas maganda kasi kung medyo smooth ito ng kaunti. Kung wala kayong immersion blender na katulad nito, okay lang yan, pwede kayong gumamit ng regular na blender. Ilagay lang natin itong ating mixture sa blender at i-blend natin. Pero gaya nga ng nasabi ko, optional step yan. Pwede naman nating hindi nagawin itong procedure o itong step na to. Yan, makalipas natin gamitan ng immersion blender, itong ating mixture, maglalagay lang tayo ng tomato paste. Simutin lang natin para hindi masayang. Haluin lang natin, siguraduhin natin na nag-mix na itong tomato paste dito sa ating initial na mixture. At ilagay na natin yung manok. So itong manok ha, bagya pa lang natin itong naluto. Parang 3 minutes lang per side, no? So kulang na kulang pa yung pagkakaluto. Kaya naman kailangan pa natin itong lutuin ng mabuti. Maglalagay din ako ng extra na tubig pa. Dahil yung luto na sinasabi ko, papakuluan natin yung manok dito sa sauce.
kailangan natin ng extra na tubig nang sa ganun na hindi matuyuan itong sauce. Takpan lang natin itong ating lutuan at ituloy lang natin ang pagluto ng 18 minutes between low to medium heat. Ngayon ready na to, lutong-luto na yung manok. Ilalagay na natin dito yung lemon juice o yung calamansi juice, depende yan sa ingredient na gamit niyo. At haluin lang natin. At ilalagay na rin natin yung pan-fry na patatas. Haluin lang natin ito. At ituloy lang natin ang pagluto ng 3 minuto pa. At makalipas ang 3 minuto, titimplahan lang natin ng paminta at ng asin. Ito na yung ating paminta o ground black pepper. At nasa sa inyo kung gaano karami ang ilalagay na ground black pepper. Ganun din sa asin. Mas maganda kung titikman muna natin itong ating niluluto para alam natin kung gaano karaming ground black pepper at asin ang ilalagay natin. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng 2 minuto pa. At ilipat lang natin ito sa isang serving plate at i-serve na natin. Ito na ang ating asadong manok! Yes! Ito na ang ating chicken asado. Ang bango! Tikman na natin to. Yan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tikman na natin. Yan. Alright. Wow! Ang sarap! Nalasahan ko kagad yung chicken at yung chicken liver. Talagang nanuot yung lasa ng liver dito sa manok. Actually, unang kagat pa lang nandun na yung lasa. Sobrang lasa ng dish na to. Wow! May konting buto, tatabi ko. Pero, panalo. Ito yung tipong uulit-ulitin mong lutuin. Kahit hindi ka kumakain ng chicken liver, kasi yung chicken liver dito, kumbaga, napakaganda ng lasa, no? Hindi siya malangsa. In fact, nakatulong siya sa dish. Naglagay tayo ng suka, naglagay tayo dito ng lemon o ng calamansi. Well, nakatulong yun para matanggal yung langsa ng chicken liver. Kaya talaga ang ganda ng final outcome. Ayan. Kakain pa ako, isa pa. Ito nga pala, yung patatas. Optional lang yan, ha? So, kung gusto ninyong maglagay ng patatas, nasa sa inyo yan. Kunyari, gagawin nyo ito, marami kayong papakainin. O yan, maglagay kayo ng patatas, di ba? Para may filler kayo. Pero actually, kung itong manok lang, okay na ito, ito lang patatas. Talagang panalo-panalo. Grabe hindi makapagsalita sa sarap. Seryoso, man. Panalo-panalo. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na ito. At sana ha, subukan nyo itong ating recipe para malaman ninyo kung bakit ako nagkakaganito. Sobrang sarap. Panalong panalo. Ayaw nga pala ha, huwag nyo kakalimutang ilike itong ating video. At ishare nyo na rin kung pupwede. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe ha, pakiclick lang yung button sa... yung button sa ilalim ng inyong video. Yung subscribe button, ayan. Nabubulol-bulol na ako dito. At huwag nyong kalimutan na na-allow yung notification para si YouTube ay inotify kayo tuwing may bago tayong video na in-upload. Okay? Ayan. At siya, guys, ayan ha, huwag niyo sanang kalimutang i-share itong video na to at iba pong mga video natin dito sa Panlasang Pinoy YouTube channel. At maraming maraming salamat uli sa inyong lahat. So walang sawa ninyong pagtangkilik at pagsubaybay. Magkita-kita tayo uli sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.